Ano ang kwento sa likod ng isang Imelda Park? Tinaya ko ang buhay ko para sa... Minsan sa panahon ng buhay mo, gumibab ka. Ito yung panahon ng buhay may asawa. Bong died. Pero nasa tabi ka niya nung mamatay. Wala. Balikan natin ang kwento ng iisang dagat na naging bahagi ng intriga at iniyakan ng isang Imelda Park. Nabash po ako dyan. Mga 1 million plus ang bashers ko noon. The ambassador came up with that song. Siya mismo nag-compose. Mm. Kumusta na kayong mga artist na tumayo at nakipaglaban bilang isang loyalist? Si Elizabeth Oropesa at si Beverly Salvejo. Nabalitaan naman natin na medyo sumasama ang loob ni Mare. You don't expect a return if you are loyal to your friend, di ba? Pinagbili na raw ni Imelda yung dangal niya, yung pagiging Pilipina niya. Tapos, ang laki daw ng binayad. Dapat sana humingi na lang ako ng pera kung babasyo lang ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Isang napakalaking karangalan para sa akin ngayong araw na ito. Ang isang icon, international singer na dati-dati ay pinakikinggan ko lang habang ako ay nagbabalat ng bawang, habang ako ay naglalaro ng piko, habang ako ay naglalaro ng holen. But this time, sobrang saya ko po dahil kasama ko ang nag-iisa, ang tunay na reyna, ang queen of queens of jukebox queens. Please welcome Imelda Papi! Congratulations! Nako, ang ganda-ganda ng show mo na ito. All over the world, pinapanood po ito. Morley Alinio po! At napakalaking karangalan para sa akin ni Melda na makausap ka. Isa kang icon na isang talagang pinapangarap ng lahat ng mga writers, ng mga reporters na makausap ang isang Imelda Papi. Thank you! Kumusta na po kayo? Masyadong busy ako ngayon, Morley, kasi ilalabas na yung pelikula ko, yung Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. We're going to have a premiere night. I'll announce it later. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero babalikan muna natin ang mga nakaraan. Yung mga panahong hindi pa Imelda Arcilia Papin ang ating kausap. Saan ba nagmula ang isang Imelda Papin? 8 years old pa lamang po ako ay nag-lead na ako sa church. Ibig sabihin, ako ang nag-umpisa doon sa mga kabataan na halik kayo, kanta tayo. Meron kami novena ang tawag namin ay 9 days yon sa Bitaogan presentasyon. Every morning yan, iikot kami. Gusto namin open na lahat ang mga houses tapos maglagay ng candle. Tapos kakanta kami, ikot buong barangay. Siguro masyadong yung boses ko lumabas na talagang singer. Then mother ko ay singer din. Tapos yun sa mga schools ay contestant lagi ako. Kaya mula noon, nakita siguro nila ang talent ng Imelda Papin. Yun na, nag-umpisa na sa contest. Ang dami ng dinaanan bago marating ang tugatog ng tagumpay. Ilang taong ka nang matutong kumanta? 8 years old. Talagang 8 years old. Ano yung first song na na-memorize? Ay, yung ano, yung tinuro sa akin ni Mama. Sikat na sikat nitong song nito. There's a kind of hush all over the world tonight. Kinontest ko yun sa school. Nanalo naman ako. Ang tanong ngayon, magkano yung first na na prize? Ay, naku! At anong ginawa mo? Sardinas, kunting mga 1 kilong bigas. Ah, ganyan. Okay. Tapos may 10 piso. Yung pera, pinatatago ko kay Papa. Tapos yung sardinas, binibigay mo kay Mama? Oo, binibigay ko. Mm-hmm. Actually, kung mayroong humingi, binibigay namin. At nung bata ka, lumalabang ka na sa mga singing contest. Nung magdalaga ka, lumalabang ka ba? Lumalabang pa rin. Nag-transfer na kami sa Laga from Bitaogan to Sabang San Jose and then Naga. So, sumali ako doon sa Hagyaran sa Kabituonan. I won for several weeks. Pero nung regional finals na, nasa 4th place lang ako. Ang nanalo nung si Rodora Silva. Bicol version yun ng tawag ng tanghalan. Paano ka naman napunta sa showbiz? Mula sa simbahan, mula sa eskwelahan, mula sa mga singing amateur competition, napunta ka in showbiz. Papunta namin dito sa Manila, nagstay kami sa Malabon. Mayroon nagturo sa akin at sa kaki-atiklo. And then, si Papa kasi, talagang parang sabi niya, nafe-feel ko na magiging star ka. Yung ganon. So, si Papa talagang insist na, sige na, Manila na tayo. So, nakapunta Manila, doon sa kapatid niya, doon kami tumira. And then, may naka-discover. Sabing dalawa ni Atiklo, actually, si
si Sir Tun June, ano po, at tinuruan po kami. Sinabi sa amin, pwede bang mag-guest kayo sa radio? So sa amin, para ng ano na yun eh. Wow, it was a good news na imagine from probinsya na gusto naming i-try ang show business. Pero dumating ng gano'n, ano no? So tuwang-tuwa kami. Sabi ni Ate Glo, ikaw na lang. Kaya ako ang nag-concentrate na sa singing. At yun, dire-diretso na po yun after noong radio guesting. Na-discover na ako sila Joey De Leon noon. Sunod-sunod na hanggang dumating si the late Husto Husto and then the late Jun Quintana, yung manager ko. Nagdatingan na lahat at hinawakan ng Imelda Papin. Matagal na ang tinig na nagpanalo kay Imelda Papin. Pero babalikan natin yan. Ano yung saktong kanta na ginawa mo? Pwede mo bang ibigay muli sa ating mga viewers and listeners? Ito yung first na nag-hit. Babae ako na makasalanan. Yun. Ang daming ano noon eh, ang daming tinamaan. Umibig sa'yo na isang salawahan. Parusa ba ito? Diba? Na ating kapalaran. Oh, ang sarap sumabay sa isang Imelda Papin. Kaya lang parang wala pa akong karapatan. Hindi! Ang galing-galing mo. Anong recording company ang unang humawak sa'yo? Wonderland Records. But actually, Morley, before nag-record ako sa Wonderland Records, kinuha ako ng Villar. Di ba? Yung Villar Records. Sikat to. Pinarecord ako ng song ng title, Isang Panaginip. Naging isang panaginip lang yun. Bakit? Bakit nangyari? Eh, ako po, hindi yata masyado nabigyan ng pansin. Pero okay lang yun. Kasi sabi ko, bakit kaya hindi na lang ako mag-produce ng sarili kong album? So sabi ni Matt, saka ni Pa, sige, will support you. Kaya nakapag record ako. Yung 6 weeks every summer, Christmas every other year. Doon yun, under Sound International Recording Company. Tapos, yun, na-invite na ako. Kasi June dinala na ako sa ano, Hilton Panong Araw. Mm-hmm. Manila Hilton? Manila Hilton. Yes. Eh, hindi ba merong ano, meron silang place sa taas? Sa taas. Sa rooftop. Rooftop. Na merong mga show na gano'n. So, introduce ako. At, syempre, yung background ko, galing na ako sa ibang bansa. Sa Hong Kong, sa Bangkok. So, na-impress naman yung general manager ng hotel dito sa atin na yon, no? And then, binigyan ako ng schedules. At doon na nag-umpisa lahat. From Hilton, marami na naka-discover sa akin. During the anniversary of Hilton Hotel, kinumbida ako na kumanta doon sa ballroom nila. Tapos, it so happened na si the late George Canseco was there. Tapos, si Alice Cabahu, yung owner ng Wonderland Records. Nakita ko ni George. Kumakanta ako. So, na-impress si George Canseco. Sabi, ire-record ko si Imelda Papin. Yung gano'n. So, sunod-sunod. Siguro, nakaguhit talaga. Kasi, nung after dito sa Manila, na natutry ko na mag-guest sa mga radio program, tapos sabihin ako ng mga chance na magkumanta na sa mga club noon, cocktail lounges, mga gano'n. Then sa O'Barrel. Yung magandang araw, Luis Ensanz. Bodega. Bodega. Yes, Ambassador Club pa noon. Si the late Victor Wood na pumupunta pa siya doon. Tapos, yun, ang bilis po na talagang siguro, sabi ko nga, ito na siguro yung pangarap na pinagdadasal talaga namin, lalo na si Papa at si Mama. So, I traveled all over Asia, and then yung nakapag-record na ako ng yung first album ko, Asia Sentimental Songstress, yun po ang pinaka-first ginawa ko under Wonderland Records. May mga English doon kasi English singer po ako talaga, nag-umpisa ako. Puro lahat mga English. Free again! Mga nun, this is my life! Mga nun. Bihira po akong kumanta ng Tagalog songs before. So, nung na-discover na ako, sunod-sunod ng aking recording, going back to Manila Hilton noon, mag-sasign ako ng contract sa ano, Wonderland Records. Alam mo, Morley, yung halos lahat na recording company ng Pilipinas ay nandoon yung manager nila. Natuwa ako dahil nandoon ang Dyna, nandoon ang Octo Arts, nandoon ang Alpha, nandoon ang Bicor. Nandoon sila sa baba, nag-aantay sila. Sabi ko kay Alice, after I signed the contract,
contract. Sabi ko, bababa ako dahil marami daw ka-call dyan, yung mga recording company. So, kinausap ko sila. Mm-hmm. Then, napaalam mo kay Alice, sabi ko, hindi naman siguro masama kung makipagkita. At saka yung gusto ko silang pagbigyan. Kasi puro lahat mga malalaking recording company mm-hmm. sila, di ba? Compare mo sa Wonderland. Mm-hmm. Kasi first album lang, Imelda Papi lang ang artist mm-hmm. nila. So, yun. At sabi ko sa Vicor, okay, after 2 years, Vicor ako. Then after 2 years, Alpha ako. Yung mga ganun ginawa ko. Nasa isip mo lang yun. No, tinupad ko yun. Nasa isip mo, pero tinupad mo. Yes, tinupad ko talaga. Ginawa ko, dahil promise ko doon. Okay. So, sunod-sunod yung mga recording company na nag-promise sa'yo. Yes. Naniniwala ka ba sa destination? Naniniwala ako. At destino nga ba ang maging isang singer? Palagay mo. I believe so. Ano ba yung unang pinangarap mo po dun sa pagiging singer? I wanted to be a doctor. Wanted to help yung mga kababayan ko sa Bicol na nakikita ko. Kasi that time, my father was in politics. Barangay captain ngayon. Tapos, nakita ko na kung paano siya tumulong. Kaya sabi ko, sana mabigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na maging star. Ano po sa pamagitan ng aking boses. Para kumita at maging maganda ang buhay ng pamilya namin. Plus, gusto kong tumulong sa mga nakita ko na mga naghihirap doon. Pag-uusapan natin mamaya yan. Pero babalikan natin yung mga nakatago sa likod ng isang Imelda Papi. Paano nga ba nagsimula ang maganda niyang boses? Tulad din ba siya ng ibang mga singer na may mga paraan? Paano gumanda ang boses? Ito ba ay kanyang talent? Ito ba ay kanyang pinag-aralan? Ano ang kwento sa likod ng isang Imelda Papi? Ano po ako? Swimmer ako. Nung bata pa ako. Kasi malapit kami sa dagat. Mm-hmm. No? Tapos, ang sabi sa akin ni Mama, situet na pag lumublog ka sa dagat, tagalan mo. Hanggang matagalan mo. Hanggang, you know, yung kaya mo. So, yun siguro na-develop ang boses ko doon. Plus, naturoan ako ni Mama, naturoan ako ni Ate Glo, ang panganay namin. Ewan ko bakit ang feeling nila lahat, Imelda will be a superstar, Imelda will be a great singer. Yung parang ganon. Laging nasa isip yun. Tapos, babalik nga ako doon sa life ko doon. Nung we transferred to Sabang San Jose, meron kami maliit na restaurant kasi doon. Mm. Tapos, merong isang matandang babae. Hindi pa ganun katanda, mga siguro mga almost 16 years old. Mas bata pa dahil maganda siya eh. Mahaba buhok, maputi, nakaputi, nadamit, pumasok sa restaurant namin. Tapos tamang-tama si Mama doon at tinanong si Mother, meron ka bang anak na pinanganak na January 26? Sabi nga nun, meron po, bakit po? Yung gano'n. Pwede ko ba siya makita? So ako naman nandun sa kitchen, nagpupunas, naguhugas ng mga pinggan naman. Nung nakita niya ako, itong batang ito ang siyang tutulong sa pamilya ninyo at magkakaroon siya ng pangalan, hahangaan siya ng million-million. Tapos, tinanong ni Ma, ano po ang gusto ninyo? Tapos, nung kumuha ako ng inumin niya, pagbalik ko wala na. Hindi kilabutan tuloy ako. Hinanap namin siya. Wala na. Hindi kaya diwata yan. Hindi ko nga alam. Actually, until now, hinahanap ko yung babae na pumunta sa restaurant na nakaputi siya. Basta, ang nalala ko sa kanya, maganda siya. Parang merong sugo sa kanya siguro. Kasi magmula noon, na-inspired na ako. At iba na, ngayon. Very positive masyado. Teary eye ka ngayon, nakikita ko. Parang naiiyak ka. Talagang natupad. Pangarap. Isang pangarap na natupad. Isang pag-ahon sa kahirapan. Yes. Plus, maraming umasa. We had business before. Ang ganda ng business ng papa ko. He was in politics, same time. Pero yung mas gusto ko na mas tulungan siya. May gusto ka bang sabihin sa mga sandaling ito matapos mong marating at kilalaan ka bilang isang jokebox queen? Queen of Queens of Songs. Siyempre, galing ka doon sa maliit na lugar, nangarap para tulungan ang pamilya. Dahil nakita ko gano'ng kasipag sipa para mabuhay kami lahat, pagkaroon ng magandang buhay. Tapos yung narinig ko na mararating ko yung pangarap ko, hahangaan ng napakaraming tao. Nangyari, hindi lang po yun ang ibinigay sa akin ng Diyos. Sa dami po ng nangyari sa buhay ko na napakaganda, I strive hard talaga. Nilagay ko sa puso ko at sa isipan ko yung pangarap ko eh. Dahil sa gusto kong tumulong. Siyempre, lalo na po ngayon, napakatagal ko na po sa show business. 45 years na po ako. Parang hindi ako makapaniwala kasi parang kahit saan ako magpunta, nandun pa rin yung init ng pagmamahal ng mga
tao nakikita ko, mga fans, ganun. Natatouch ako sa mga kwento. Pero gusto kong itanong sa iyo, ano ba ang buhay ng isang breadwinner na tulad mo? Ano nga ba yung mga sinakripisyo mo na tutulman sa kalooban mo ay kinakailangan mong gawin para sa pamilya? Yung schooling ko, syempre medyo nababagalan ng konti hanggang nag-college na po ako. In fact, nag-stop pa ako para makatulong sa mga kapatid ko na lahat sila makapag-aral. Kasi ako, madali lang naman ako bumalik sa school. Nung tapos na sila, balik na naman ako sa school hanggang masaya na ako dahil lahat sila, we're 9 in the family. At the reason why talagang nagtiyaga ako na tulungan kong pamilya ko. Dahil nakita ko si Papa nung nagkaroon ng napakalakas na bagyo sa Kamsor. Yung mga bangka namin malalaki, yung negosyo ni Papa na mga baka na nandutuon sa motor, ay lahat po yun nalunod because of bagyo. So, yun ang bumabalik sa isipan ko na kailangan ihaon ko ang pamilya ko. Kailangan ang pamilya ko mag-set ng good example sa mga kababayan ko sa pamilya. So, it came to a point na ako po ay napunta sa politika. At yun, pinalad naman po ako. Pero nung unang try ko po ay I ran for governor, hindi po ako doon manalo. Nung the second time around, when I ran for vice governor, manalo na po. Para sa'yo, ano ang magunan? Ano ang kalahagan? Ano ang pananaw mo? At para sa'yo, gaano mo sila kamahal? Napakamahal ko. Tinaya ko ang buhay ko para sa magulang ko. Dahil kung wala sila, wala po. So, pinakita ko ang pagbigay ng halaga sa isang magulang. Pagmamahal na walang hanggan. Hanggang ako po ay dumating sa point na isakripisyo ko lahat, alagaan ko lang ang magulang ko. Nung nasa Amerika ako, nandoon may sakit ang magulang ko. Pero nandoon ako sa tabi. Hindi ko sila pinabayaan. Ang pinalakihan ko, Morley, ang sabi ni Papa sa akin, anak, never give up. Lahat ng pagmamahal mo, ipakita mo sa minong. Yun ang sabi ng Papa mo, never give up. Pero minsan sa panahon ng buhay mo, gumibab ka. Ito yung panahon ng buhay may asawa. Ano ang nangyari? Maganda naman ang resulta actually for so many years. Dahil syempre I love him, he loves me. Yung ganun, kaya nag-asawa kami. Maganda naman yung samahan namin. Except that noong dumating yung panahon na I have to decide to leave him dahil pumunta ako sa Hawaii. I asked him to join me pero dahil may business siya dito, hindi siya nag-join sa akin. Yun ang malungkot na nangyari sa buhay. Nung nasa Hawaii na. Pero Imelda, para sa aking pananaw, yung pag-alis mo papuntang ibang bansa at naiwan siya dito ay hindi ganun kalalim na dahilan para mangyari ang iwanan. May mas malalim pa. Siguro dahil yung pagka nagkalayo pala kayo, merong times na hindi kayo nagkakaintindihan. Napakahirap ng isang mag-asawa na ihiwalay ka sa asawa mo. I experienced that. Kaya nung nangyari yun, parang siyempre, he's alone here. Ako, I was with the Marcoses. Tapos siguro, kapalaran din naming dalawa na talagang kami dalawa ay magkahiwalay. Wala namang mabigat na rason, pero very civil naman kami dalawa. Pero wala naman siyang pagkukulang kay Mati at sa ano? Wala naman. Financially, morally? He was there all the time for her. Kumusta naman ang friendship niyo ngayon? Bong died. How? Kailan ba? Hindi ko alam. That was 2019. Anong kinamatay niya? Cancer. Pero nasa tabi ka niya nung mga days? Wala. Tinawagan ako, pumunta ko sa hospital. Si Maffy nun was in the States. Tapos, napunta ako. And she was very ill. Pero Imelda, sa totoo lang, ang dami mong pinagdaanan. Ang dami nga tinik sa puso mo na unti-unti mong natanggal. Bilang isang ina, gaano ka man kasaya? Gaano ba kaswerte sa isang mami? Maswerte ako. Siyempre, binigyan ako ng Diyos ng isang anak. At least isang anak man lang, di ba? So, pati hindi mo naisipan magdalawa, magtatlo. Ayaw na ng Diyos siguro. Tapos, ang saya ko naman, Mavi is still studying this time. Although tapos na siya ng mass comm, tapos na siya ng paralegal sa Las Vegas. Pero, genie niya yun. Right now, she's studying law. And in about a year and a half, she will be graduating. Ano-anong bansa na napuntahan? Almost all the states in America, Canada, Europe. Nanganak ako, di ba, sa France. Kaya ang pangalan ni Mavi, Maria France Imelda Popping Carrion. Siya ka, no? France pa, no? Oh.
Oh, oh, diba? Dumudinaya yung pag-ibig mo, ha? You know why? Hindi kasi, 7 months ako noon. Dinivulge ko na. Sinabi ko noon, 9. Tapos, tapos yung ano, London, show ko doon. Talagang ayaw pumayag na i-cancel. Sabi ko, hindi ako pwede magbiyahe. Sabi na, hindi, i-double pa namin ang ano. Kasi, pag-upnaputok na yung ano. Talent fee, do-double. Oo, do-double. Para lang pumunta. Buntis sa buntis ako. Bakit ba talent fee mo noon? $20,000. Oh! So, ang laki-laki ng tiyang ko. Tapos, yung couture year ko naman, ginawa ko na nakabalot na ako't lahat ganun. Parang hindi ako buntis, ano? So, na-perform ako sa London. Tinuloy namin. Sinama ko yung uncle ko na doctor. Tapos, yung pal. Basta, awan ko kung anong arrangement ginawa ni Boom noon. Bawal, di ba? Bawal ang ano, mag-travel na... Buntis. Oo. And then, imagine, ako talaga eh, ewan ko, hindi ko minsan maintindihan ang sarili ko. Talon pa rin ako ng talon. Takot na takot yung mga kasama ko. Siguro, takot na nagaganon sila kasi baka mga anak ako sa stage. Ilang buwan na yan, siya nung yan? 9 months. Mga anak ka na noon. Tapos, pumunta kami sa, ano, yung casting ko na si Ate Connie. Tapos, dinala ako doon sa Mulhouse, France. Dahil asawa niya eh, French. Tapos, doon ako na nga sa Mulhouse, France. That's why si Mafi named after France. Philippines, Maria, France. Dahil si was born in France. And Imelda. Kaya ang haba, sabi ni Mafi. Ang haba naman, mama, ng pangalan ko. Bakit mo hinabaan naman? Hirap-hirap siyang sumulat ka na. So, short na lang. Mafi na lang. Buti din nabawasan yung kasikatan mo. Kasi during that time, yung mga fans, di ba, ayaw nilang nagkakaanak. Oo, di ba, nung araw? Ayaw nila yun noon. Alam mo, sa totoo lang, pinasok ko si Bong. Di ba, nag-do it kami, yung one life to live. Pinasok ko siya sa showbiz. Kasi, commercial model si Bong. Ni-record talaga namin yung song, You and I and Then One Life to Live. Sumikat siya, in-accept siya. Pogi naman si Bong kasi, di ba? So, hindi ka nagkaroon ng problema sa mga fans? Eh, hindi ako nagkaroon ng problema. Nandun pa rin yung solid opinions. Basta ang bili nila kay Bong, wag mong sasaktan si Imelda. Sa lahat ng pinuntahan mong bansa, saan ka mas nag-enjoy at bakit? Kanta ko yun, ah. Simulat sa mall. Mahal kita. Of course, America. Kasi matagal ako nag-stay sa America. I lived there for 5 years. Tapos, yun, very meaningful yung life ko doon. And then, nung nag-asawa na kami ni Bong, pag-America kami. Kaya very memorable sa akin. Ano pang bansa ang gusto mong marit? May pila pangarap ka? Halos lahat na ikot na ako dyan sa Australia, Canada, ikot na ako, America, Europe, Italy. Nag-around the world ka na? Yes. As a Spain, I have not been there. Tapos may request nga na ilalabas ang loyalista. Gusto nila ilabas ang loyalista doon. Sa Spain, Switzerland, I've been there. Sa Germany, saan ang Viera, sa Berlin noon. Kita ko lahat dyan. But, you know, ang dami pala natin mga Filipinos din doon. So, yun, ang dami ko narating. Siguro, yung somewhere in Middle East. Diyon, hindi pa ako nakakapunta dyan. But Asia, lahat na napunta ko. But even ano sa Bangkok, di ba? I lived there for a couple. Sa Pilipinas, napunta mo na rin lahat? Lahat na. Luzon, Visayas, Mindanao. Napunta hindi ba nagkandidato ako noon ng senador? So, pinuntahan mo, no? Pinuntahan ko lahat. Hindi man lahat. Dahil layo-layo nung iba. Dahil ano na, a few months na lang election na. Pero ang dami ko napuntahan. The reason why gustong-gusto kong umikot. Dahil ang daming mga fans ko na hindi pa ako nakikita in person. So, napupuntahan namin. May mga shows, may bisita, and gano'n. Gustong ikutin ang lahat. Pero minsan, isang panahon, sa kanyang buhay, pinaikot siya ng mga buzzers na naging dahilan para umiyak. Balikan natin ang kwento ng iisang dagat na naging bahagi ng intriga at iniyakan ng isang Imelda. Imelda! Nako! Nabash po ako dyan. Mga 1 million plus ang buzzers ko noon. Kasi medyo mainit yung issue. Ako ang pinili actually ni Ambassador Cian. Ang dami ng mga recording artists na nagsubmit ng kanilang recordings. Pero ang Imelda Poppin ang ano eh, napili na kumanta nung isang dagat. The Ambassador came up with that song. Siya mismo nag-compose. Ako naman, I was asked to sing the Tagalog version. In fact, dito ko lang ni-record yun. Basta pinakanta lang ako doon sa portion ng Tagalog. Ang kasama ko doon, na hindi ko naman sila nakita in person, yung
mga Chinese superstars. So, siyempre ako lang ang Filipino nung makanta ng isang dagat eh, nasa crisis tayo na problema. Ano ba yun? Boundaries ba yun? Ano ba tawag doon? Yung mga ganun yun. West Philippine Sea. So anyway, yun. Actually, maganda yung song. Wala naman ako masamang intention. It's all about pasasalamat, unity. So, since na ako naman, gusto ko naman talagang puso ko gustong pagkakaisa. In fact, I even have songs, no? About unity. Sama-sama kayang-kaya. At saka yung aking one. Ay, sabi ko, there's nothing wrong to record it. So, ngayon, nirecord ko. Magandang labas, pinatugtog kung saan-saan ang mga radio, di ba? Ending. Tapos sa social media, sobra. Diyos ko po, ang ending, binasa ko. Nawala ko yung loyalty sa Pilipinas. Diyos ko, ang email na papi mo napaka-loyal sa Pilipinas. Sabi, alam mo yung sabi kay Imelda, pinagbili na raw ni Imelda yung dangal niya. Pinagbili na raw yung pagiging Pilipina niya. Tapos, ang laki daw ng binayad. Maka-ano daw siya, maka-China daw. Yun naman. Can you imagine, Marley? I was asked to sing it. Sabi ko, oh yes, sabi ko, Ambassador. Mm-hmm. Tapos, hindi man ako binayaran. Hindi dapat sana humingi na lang ako ng pera kung babash niyo lang ako. Sabi na ako ng kinip. Ay, wala. Not even 1 cent. Not even. God. Tapos, yun pa naman yung pinakamaraming buzzers sa'yo, no? Oo, grabe. Dahil hindi ka naman binabash eh, di ba ever seen? Hindi, never ako mabash. Mahal nyo naman ako, di ba? I don't blame them kasi they misunderstood me actually. Bakit pinagbigyan ko yung request ng ambassador sa China? Eh, siyempre, tao lang tayo. Artist ako. Walang politika. Alam mo, Marley, pagdating kasi sa pagkakaisa, mangunguna ako. Kasi president ng National Loyalist Movement to eh. Yan na! Ano ba yung nagpapatatag sa'yo? Diyos, pamilya, at kayong mga nagpapahina. Ano ang nagpapahina sa'yo? Ang nagpapahina sa akin yung i-criticize ka na hindi mo ginagawa. I-criticize ako na ganun ako, tapos hindi naman ako ganun. Siyempre, nalagaan ko rin yung pangalan ko para maging huwaran ng mga young people. Kaya, trying to maintain it. Pero, there are some, you know, can't please everyone anyway. Tapat na ina, tapat na kaibigan, tapat na magulang. For sure, loyal sa bawat tao at sa bawat tao na nakausap niya. Kaya nga, tinaguri ang loyalista. Totoo yun, Marley. Ako talaga loyal sa Diyos, loyal sa pamilya, loyal sa bayan. Dahil dinadala ko ang bansang Pilipinas pag nasa ibang bansa ako. Proud na proud ako sa bawat Pilipino. Loyal po ako sa kaibigan na pag nandun na sa baba, ako po ay nariyan. Bilang isang loyalista, paano mo pinaninindigan ang iyong ideology, ang iyong pananaw, ang iyong obserbasyon, higit sa lahat, ang inyong opinion? Actually, ang loyalista po, I already said it a while ago, na ang isang tao dapat loyal siya sa sarili niya. Ibig sabihin, lahat po ng mga ginagawa niya, trabaho niya, loyal siya sa ganun. Yan po ang pananaw ko doon. But of course, loyalista is always nakatatakbo sa pangalan ng Marcos. So, talking about the late President Ferdinand Marcos Sr., kasi we're now talking of loyalista, kasi ang pananaw ng iba loyalista is Marcos. The reason why I was, and I am still a loyalist to Marcos, is kasi nakita ko yung ginawa ng dating president sa ating bansa. Hindi naman dapat nating i-deny yan. Yan po ay totoong balita. So, nakita ko yon, nakahalubilo ko sila. Kaya makakapagsabi ako na he was a very good president and a good person at that. Kaya naging loyal po ako sa kanya. Bilang isang loyalista, hindi ka lang naman din nag-iisa. Marami tayong loyalistang artista. Pero, ang ilan sa mga nakausap ko at na-interview kong loyalista ay una tingin sa lahat, si Elizabeth Oropesa at si Beverly Salvejo. Tanong ko lang, kumusta na kayong mga artist na tumayo at nakipaglaban bilang isang loyalist? We are okay. Kasi you don't expect in return if you are loyal to your friend, di ba? So, same thing with Maring Beth Oropesa and Beverly. Hindi ba nagkagawa sila dalawang pelikula, yung Mil Malacanang and MOM. So they were there. Sa tingin ko, unang-unang pinili sila dahil sila ay tunay na loyalista. Then time came, just recently, na medyo nabalitaan naman natin na medyo sumasama ang loob ni Mare, ni Beth. We cannot blame her. Opinion niya yun eh. Damdamin niya yun. That has to be respected.
I called her up. Sabi ko, what's going on? Siguro, kasi you cannot expect naman the president na talagang mabigyan lahat ng time ang bawat isa sa mga lilista. Pero, ang pinaka maganda noon ay sabi niya, ang puso ko ay Marcos Pangilinan. If ever na sila ay na-misinterpret, dapat hindi. Iyon ay isang damdamin lamang ng isang lolisa kagaya ko. Kasi siyempre, everybody is expecting na parang after election, kailangan si presidente will come out and then just say hi and thank you. Although, nakita ko siya na nagpapasalamat din sa Facebook niya tayo or one of his speeches sa gathering. So, siyempre, gusto natin, especially pag naging close mo, tawagan, pumunta, ganun, di ba? Eh, siyempre, presidente, maraming protocol, ang daming dadaanan, etc. at lahat, ganun, bago makarating kay presidente. Mari was very honest naman. Yung medyo naging nanakit lang siya, but it doesn't mean na hindi na sa loyal sa mga tanong, napabayaan nga ba ng kasalukuyang administrasyon yung mga kasamaang loyalist na? Ako, ang pananaw ko dyan, Morley, let's wait for the president na ipakita niya sa atin ang kanyang pagyakap sa bawat isang loyalista. Although, sabi ko nga, nandiyan naman siya at nagpapasalamat. Except that what we need, probably, ito damdamin din ng mga ibang loyalista, ay for the president to at least be there if there's an occasion ng lahat ng mga loyalista na nagkakasama, nagkakaisa, na naroon siya. And that will come, probably, because, syempre, sobra ang trabaho ng isang presidente. We understand his work, his position. In fact, ako, bago kami nakapunta sa Malacanang, kahit close ko na sila, nag-request ako. I sent a letter kung pwedeng magkaroon ng off-taking ang Actors Guild of the Philippines and Showbiz Industry Alliance doon sa Malacanang. So, napagbigyan ako, kasama ko yung mga officers ng Actors Guild, katipunan ng mga artista ng Pilipino sa pelikula at television. Yun, nakapunta kami sa Malacanang, nag-took oath kami doon kay President Bongbong Marcos. So, nakita ko, after yung oath-taking, kunting-kunting kwentuhan, tapos natuwa nga siya dahil yung loyalist ang pinigay na namin ni Gov. ER, hinawakan niya pa, tuwang-tuwa siya, gano'n. Tapos, sabi ni Governor ER sa kanya, Sir, meron pong scene yan sa Hawaii. Sabi ni Presidente, oh, nandiyan si Mel, tanungin mo, alam niya ang Hawaii. Si Mafi, malaki na, maliit pa yan. Yung gano'n, di ba? So, he is so busy. Then after that, meron na naman, sunod-sunod pala ang niya. Speaking engagement, gano'n. Wow, nakakaloka ang Presidente. No? So, we understand very much this situation. Yung kunting hinanakit, kaya nga, I put up this loyalista. One of the reasons na pinirudus, I'm not a movie producer, but this time, nag-try po ako to be a movie producer of this loyalista kasi gusto kong punuan yung pagkukulang ng ating presidente sa mga sumuporta sa kanya. Sabi ko, pupunuan ko through loyalista kasi ako naman yung president ng National Loyalist Movement. I'm one president ng National Loyalist Council of the Philippines. So, yakapin ko na lang silang lahat. And then, ang bala ko pa dito, Morley, basta i-bless ng Panginoon. Yung mga loyalist groups, sabi ko, aside from, you know, different organizations that they need help, sabi ko, each one of them, I'll give them a little something from this movie. Ganda yan. Mas magsilmag na kay Presidente. Kasi if you are a loyalist, ay maiintindihan mo lahat. Walang hanggan yun. Yun ang paniniwala ko. And I'm sure they're all there. Andyan sila lahat. Maiintindihan nila. Dahil, you know, hindi naman lahat na mga bumoto sa'yo ay mapiplease mo. You cannot ask everybody that from a garner 31 million voters na bibigyan mo ng pwesto sa gobyerno. So, ang hangad siguro ng mga supporters, especially, siyempre, maraming supporters ng dating President Marcos, gusto nila na this country will be great again. So, yun ang gusto makita nila ulit. And I'm so proud of the President because kahit anong batikos, kahit anong mga negative news about him, hindi mo malang marinig sa kanya na nagagalit, ako mismo ang kapapatuloy, napakabait na tao yan. Imelda, sabi mo, sa pelikulang Loyalista ay sisikapin mong mapunan ang mga pagkukulang ng ating kasalukuyang administrasyon. What if batuhin ka ng mga netizens at ihagi sa'yo ang tanong na ito, sino ka para mapunan? Paano mo ito sasagutin? Yung akin naman kasi, each one of us should contribute something. This is my contribution. Ang contribution ko, since ako ang president ng
national organization, parang nafe-feel ko na there's so much love, support that was given to the president last election. And until now, siyempre, hindi mo maalis yung medyo masasaktan ka ng konti, kulang yung attention, something like that. But sa akin, if ever not will be bashers, you're welcome. It is your own opinion and I respect that. I will always respect each one's opinion. And I will see to it na makita nyo itong pelikula, Loyalista, The Untold Story of Imelda Poppin. Because this is my life. This is not a political movie. Hindi po. It's not because the title is Loyalista. Loyalista covers a lot of, di ba? Yung sinabi ko kanina, from God, family, friends, no, in the country. So yun po yun. Kaya I would like really, Morley, to invite all of you watching right now. Kung sakali po mag-criticize po kayo, you're welcome, but I want you to watch the movie first para makita ninyo kung ano yung laman ng pelikulang ito. This is The Untold Story of Imelda Poppin, Loyalista, directed by Gabby Ramos. Kasama ko dito, at syempre ay nag-play ng role ng the late President Ferdinand Marcos ay si Governor E.R. Ejercito. And ang Mrs. Marcos ay si Alice Dixon. Ang young Imelda Poppin, meron pa ako ng batang-bata, si Harmony, then Kanisha Santos, then Claudine Barreto. Ang aking asawa po dito ay si Bong Carion, na naganap po ay si Gary Estrada. Ang gumanap doon sa anak ko ay walang iba, kundi si Mafi pa rin. Okay, bakit mo, Imelda, naisipang isa pelikula ang sarili mo? I think it's about time. Kasi normally, ang ginagawang pelikula ang buhay ng isang artista kung wala na siya. Kuchugi na. O, diba? Parang pangit naman yun. Ah, diba? Hindi, totoo yun, diba? Kung wala na. Kuchugi, tsaka ano. Kuchugi, wala na. Diba? So, habang narito ako, habang malakas pa, habang nabibigyan ko pa kayo ng kasiyahan through my music, eh bakit hindi ko isama yung buhay ko? Kasi itong Loyalista ko, ang daming cover sa lalo pa. Dahil, syempre, ang puso ko talaga Loyalista sa inyong lahat eh. Nagkataon lang po na ako po ay nagstay po sa Hawaii for years until the time that ating President Marcos ay nawala sa mga. Ano nga ba ang kakaiba rito sa Loyalista? Nako, mag-i-enjoy po kayo kasi syempre makikita niyo yung buhay ko. Lalo na yung mga fans ko na na-real pa rin po. No? At syempre makikita niyo ano pang naranasan ni Imelda Poppin sa buhay niya. Bakit nandiyan dyan ang dating president ng Pilipinas at saka si Unang Ginang? Balikan ko muna yung pagiging presidente mo ng kapisanan ng mga artista ng pelikula ng Pilipino. Hanggang ngayon ba, ikaw pa ba ang presidente nito? Ako pa rin. Ayaw naman akong tanggalin eh. Pero may mga balita, may mga issue, may mga intriga na ayaw mo lang daw talagang umalis at ayaw mong umalis sa'yo. Pakiclear nga yan. Hindi po, through votation, ano po, para maging presidente ka ng Actors Guild of the Philippines or katipunan ng mga artista Pilipino sa pelikula television. Dumadaan kami sa proseso. Hindi pwede yung, ako pa rin ha, ako pa rin. Hindi pwede yun. My board of directors at my members po ang CAPT or Actors Guild of the Philippines. So, ilang taon ka ng presidente? 3 years plus this year. So, this term. Ilang taon ba bawat pag... 3 years. 3 years. Di ba pag pag-upo ko, 1 year lang. Sino ba yung sinundan mo? Si Res Cortez. Res Cortez. Tapos ikaw na, ang sabi, ayaw mo rin bumaba? De? Kasi, di ba dinaanan natin ang COVID? So 2 years, wala. Except na, siyempre, marami din kami mga tinulungan ng mga nandiyan. Nung po ako, nagkaroon ng PhilHealth at saka SSS. Naayos yun. Ah, meron na ba? Opo, meron na. Yun, at ang pangarap ko, yung magkaroon ng Village of Stars. Kaya nga, itong Loyalista, ang dami ko dito nabigyan din ng trabaho. And I will continue producing kung italaga ng Diyos para mas maraming mabibigyan natin ng inspirasyon at trabaho ang mga nasa industry. Dahil mula nung nag-COVID, naano na tayo, yung nasa showbiz, talagang halos wala na pong trabaho for 2 years. Ngayon lang bumabalik ito. Marami ang nagtatanong, bakit ka nag-produce ng pelikula sa panahon ngayon na tulad nga, disagree lang ako dun sa sinabi mong mga pelikula na kumikita. Konti lang mga pelikula kumikita ngayon.
bakit ka nag-produce? Di ba, nasabi ko na po na gusto ko rin ipakita yung loob ko. Yung pagka-loyalista ng isang Imelda Papin sa Diyos, bansa, pamilya, kaibigan. Plus, gusto ko rin matulungan din yung mga kapwa loyalista. Ninyong lahat, hindi lang loyalista for the Marcoses, kundi kayo sa abot ng makakaya. Kasi kahit hindi na ako vice governor, awa ng Diyos, nakakatulong pa rin tayo sa mga nangailangan. Now that I'm still the president dito sa Actors Guild, I'll see to it na mas magiging maganda ang program na ibibigay natin. Although we have this regular activity every year para pagkaisahin lahat ng members para masaya lahat every December. So what I'm doing my very best bilang leader nila. Tanong, ang daming mga singers, ang gagaling na mga baguhang singers ngayon or may mapangalang singers. Hindi ko naman tinatawaran ang kakayahan ni Claudine Barreto. Pero bakit si Claudine Barreto ang kimono na maging young Imelda Papin? Pinag-aralan namin mabuti. Meron mga several stars na naibigay sa amin. Pero I always believe na merong nakalaan doon. Kasi manager ni Claudine, si Arnold, is a good friend of mine. Tapos na-mention ko rin sa kanya in spite of marami na, siguro mga 5 stars na isinabit sa amin. Pero nung dumating niyang pangalan ni Claudine, sabi ni Mafi, "Yes, ma'am! Claudine Barreto." Si Mafi na naman na may ano dito. Si Mafi na naman! Kung ako po ay hindi loyalista, isa po akong ordinaryong manunood. Na ang halagang ibabayad ko sa sinihan ay 450 o 350. Ano ang dahilan? Bakit kailangan panurin ko ang loyalista? Paano mo ako i-encourage na dapat kong panurin ang loyalista? Marami nagmamahal sa Imelda Papin, that's number one. Number two, kasi I want you to know the truth. Anyway, invite na natin ang ating mga viewers, ang ating mga listeners. Maraming salamat po sa mga viewers, followers po ni Morley Alinio. Gusto ko po kayong pabidahin dito sa Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Wala na pong politika ngayon at hindi ito politika ang pelikula. Kaya ito po'y buhay ko kung gusto kong malaman na this is very inspirational, educational, ano po. At it's all about love, unity, respect. Narito po ito. Panoorin niyo po because we have good stars, mga superstars ang kasama natin dito. Napakarami. We had about 1,000 plus na casts dito. So, panoorin niyo po. Balik na po ang pelikulang Tagalog. So, ito ngayong Loyalista ay para sa atin po ito. As I said, walang pinipili po dito. Kahit bata, pwede manood. This is a very good experience for you, just in case na medyo nag-aalangan po kayo dahil yung pang tanong ni Morley sa akin. Ako po ay isang singer at pumalaot sa tagumpay, naghirap. So, panoorin niyo po. Ito ang buhay ng Imelda Papin. That's why this Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Maraming salamat! Yes! I love you all! Inom muna ako ng kape. Ay, naku, yung kape ko. Ay, malamig na! Pero masarap siya. Morley, para sa'yo. Ay, bongga! Ano to? Queen Mel. Imelda Papin. 20 and 1. Aba, ano nasa 20 and 1? Ano yan? Sugar-free. Helps boost immune system. Siyempre. At saka, ano yan? For diabetic. At saka, maganda siya. Masarap siya. Kaya nung malamig na pag-acidic. Pag-acidic ka. Ay, pag-acidic to, okay to? Okay, okay. Ah, hala! Di ba ibang coffee? Wal, di ba? Mm-hmm. So, this is it. Masarap siya lagyan ng yelo? Yes! Ginagawa ni Mafi yan. Sinishake niya. Masarap lagyan ng yelo? Oo, yes. Sinishake niya. Ano to? Brada ko ba talaga siya? Ito ba? Ikaw ba nag-produce nito? Ikaw ba ang endorser nito? This is one of my businesses. Ay. At saka meron din si Mafi, yung collagen drinks naman yung kinap. Ayan, pinalitan na ng mainit. Thank you, Direk. Oo, Direk. Malamig ito, sa'yo na lang. Love ko si Derek. Oh. Hindi ko bibigyan ng kape, malamig yan. Galing! Oo, love ko yan. Oh. Anyway. Queen Star Film Production po ito. Ayan na. At habang po kami ay nagkakape-kape at nagkukwentuhan pa rin po, ako po ang papasalamat sa lahat ng ating mga viewers, listeners, tumatakilik po ng ating programa. Sino mag-aakala na marami pa pala tayong makakalkal sa buhay ng Imelda Papin? At tayo po'y pinagbigyan. Thank you so much. Sobrang saya, sobrang giglig, at punong-puno po ang aming chikahan. Siyempre, loyalty ang ating kasama rito, di ba? Loyalista na si Imelda Papin. Ako po si Morley Alinio, na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Yeah!
Morley Alinio. Ito ang Tundo.